sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Ako po si Alan Oitingo. Ang name po ng character ko dito ay si Bowie. Ako po yung tito ni Daniel. Ay, di ba. Sorry. Di ba child star ka pa? Nga po eh. Nagkakaalaman na kita. Ako po yung kabanda ni, ni Primo. Si Daniel. Ako po yung drummer doon sa banda. Okay. Kasama si Cedric tsaka si Katsumi. Thank you, Nak. Mag-direct na rin yan, ha, si Alvin. And of course, Juan Miguel Severo. Hi! Nagbibinatapos si Juan Miguel, sorry. Ako si Juan Miguel Severo. Ang role ko dito ay si Migo. Ako naman yung Kalab Triangle nila. Seryoso? Yung role ko, kaibigan ako ni Catherine from school. Yeah. Okay, thank you, Juan Miguel. And of course, si Kit na namiss natin. Hi, Kit! Hello, everyone! Pogi ni Kit, ako po dito si... Wow, marunong pa mag-Tagalog, ha? Darwin, ang pinsan ni Primo. Taga-Italia po, and dati po magtatrabaho sa Amsterdam. Alright, thank you. And of course, di ko alam kung bakit ang ganda-ganda mo. Dati ka na maganda, pero today, the hotness, Rhea Ataide! Hello, good afternoon, Gambol. Everybody. Ako po sa movie si Awi, friend po ni Catherine. Hanggang doon lang muna, pwede natin i-share. Actually, I'm trying again ako ni Alvin and Juan Miguel and Shoss. But yeah, yes, friend of George. Alright, and of course, very exciting, ano? He's doing movies now. We're so happy. Darren Espanto. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po dito sa pelikula si Johan, which is yung brother po ni George, which is si Ate Kath. And ayun po, meron po akong diabetes sa movie. And yeah, that's pretty much it. Yeah. Salamat sa spoiler, ah. Charot na. Hindi naman po siya spoiler. Hindi yan. Established naman. Okay, and of course, DJ Daniel Padilla. DJ, please greet everyone. Na-miss mo sila, di ba? Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, first of all, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. And let's enjoy. Yes. And of course, the gorgeous na nakindi na pretty. Gorgeous! Catherine Bernardo! Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you so much for coming at sa lahat po nagpapakita ng support sa movie. Thank you. Explain my characters, please. Please, Yes, of course, ako po si George, ang other half ni Primo. And as you can see sa trailer, paano ba? Paano pa explain no? Si George na mabilis direct? Paano si George na the simple? Parang sila. Yun lang yun. Yeah, ako ang nag-represent nyo yung mga maraming tanong. Diba, dali anak? Ano lang yan? Thanks, direct. And of course, eto na siya. She is so back. Mukhang gustong kumota agad, ha? Nagbibilang naman talaga direct. Cathy Garcia Molina! Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang totoong Kalab Triangle ka na sa sopa. Joke po. Magandang gabi po. Ay, eto na hapon. Putang ina talaga. May live ba to ulit? Oh, shit. The live streaming. Sponsored direct yung live streaming natin. Abay, juicy cologne. Oh, I'm sorry, juicy. We understand. Okay, Tita Ethel, eto na nga po, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bulong ng bulong sa akin, kailangan doon tumayo, umupo nun mga nakatayo kasi hindi daw nakikita ng mga nasa likod. Anong gagawin ko? Opo eh. Ay, ano na kung tanong kay Direk? Ay, hindi nagpatinag. Go, Direk. Go, Tita. Direk, intriga ko sa title. Actually. It's so new. Ngayon, ang gusto kong itanong ngayon sa inyo, so how, what and how's the two of them? Ano po, tita? What and how's the two of them? What? What na sila ngayon? And how? Paano na sila? Sila, as artista, manay? Lahat. Oh, okay. Personal and otherwise. Well, parang nandun sa aking isang episode, sabi ko, the more talagang nakakatrabaho mo ang isang tao, isang artista, mas humihirap. Kasi mas dumadali. Alam mo yun? Di ba labo? Kasi like, sabi ko nga sila, nagmamature. So yung dati na ang simpleng paiyakin sila, ngayon hindi na. Dahil?
alam na nila yun eh. Di ba parang ang bata, sabi mo, iiwag ka ng nanay mo, iiyak na. Ay, ginawa mo sa akin. They're not like that anymore. It's not easy to make them cry anymore. It's not easy to make them parang get affected by things. Kasi na, di ba, as you grow old, as we mature, marami tayong pinagdadaanan ng pain, problema. So nagkakaroon tayo ng parang kumbaga antibodies for that. In the same manner, pag naging artista ka, tumitigas ka din bilang artista. So mahirap na yung kutkutin. So mas mahirap palabasin yung dati-rate, simple lang. But it's also nicer because ibig sabihin, may nailalabas ako another layer nila. Totoo. And in this movie, ako, I am so proud. Dito po, sa pelikulang to, I am so proud to announce that Daniel really, no? Oh. Hindi ko dinirek. Pinabayaan ko siya, no? Saan ka lang punta dinirek? Charot lang. Oo. Iba eh. Iniwanan ko siya. Nasa control ka lang. Oh, ang kanta ng... Tignan mo po, pinandidilata niya po ako. Ganyan po rin. No! No! Hindi kasi po, he has grown. He has grown. And proud ako sa kanya. Ano pa? Ayaw ko na nga po. Nagagalit po siya. Siyempre may response later on the night. We have to hear from DJ. Ay naku, hindi ako magsasalita. Lalo ka mature ang mga roles nila. Mukha naman tita, ano? Sobrang mature. Mature tita. Kasi I think they have never dwelt on anything like this. Kasi bawal dapat. Matigas lang po ang ulo ko. In fact, pinagbawalan po ako. Pinagbawalan, pinapangako lang ako na hindi ko pupuntahan ang hindi dapat. But, pinuntahan mo? Hindi. Hindi ko pinuntahan ang hindi kailangan. Ano yun? Kasi, halimbawa, sex. Kaya kong magkwento about a relationship without it. Saka madidiri naman ako sa sarili kung panoorin tong dalawang to at i-direct sa ganong klaseng eksena. So I was able to, ako, I am proud to say that we were able to make a movie about relationship without it. Kasi hindi naman siya yung kwento ko eh. Hindi naman yung kwento namin eh. So hindi kinakailangan yun. So I am proud to say we were able to make a movie about a relationship na pwedeng pumasok ang mga anak niyo. Ah, okay. Kasi at the end of the day, it is wholesome. Nakinig lahat sa iyo direct, ha? Ang galing mo doon, ha? Kasi may anak ako. I have to be responsible. Kasi ang mga anak ko, hindi ko papanoorin ng pelikula ko. Nakakahiya naman ako, di ba? Wow, nice. Tita Ethel? Ang magtatanong ngayon si Mario Bautista. Kaya si Tito Mario. Malaya at saka Reverse Journey. Pinawi sa sinabi. Sinaway mo. Congratulations sa... You started in... 2012 sa si direct na nag-direct sa inyo, di ba, sa Got to Believe and Princess and I and your other movies. So how is this different from all the other vehicles that you've done before? Kay DJ and Kat, Tito Mario? Yeah, I suppose sila ang sasagot. Kasi sila yung bida. Bebeo. Di, Kat. Apa. How is it different? Siguro malaking-malaki kasi sobrang nahirapan po ako talaga. Sobrang-sobrang nahirapan. And hindi kasi siya... Kasi last nyo is Kendall Falling in Love comedy, di ba? Apo. So uh-oh. From Barcelona na medyo heavy, nag-rom-com sa Can't Help. So eto, masasabi ko na halo siya ng... Andyan yung rom-com na na-miss nila. And nandito din yung bigat. Pero ang maganda, hindi namin siya tinakal in a very mabigat way kung mabigat na yung script. So, medyo balanced po siya. And iba siya kasi ang laki ng maturity na hinihingi sa amin ni DJ, ng characters ni Primo and George. And malayong-malayo si George sa totoo kong buhay. Kaya hopefully nga pag napanood nila, si George talaga yung makita nila kasi it's totally different from Catherine and your life. And yun dito, siguro yung story din, yun yung bago sa amin. And kung paano namin ikukwento yung love story nila. Yung parang hindi pa namin ito nagawa sa kung paano yung pagkwento kay sa Can't Help, sa La Luna, ibang-iba kung paano ito. And in direction of course, in Derica.
ikaw DJ, how is it different for you? Bukod sa ibang buhok mo dito, nak. Nakakaba. Iba-iba kasi tulad nga ng sinabi niyo, ibang-ibang tono na nitong ginawa namin ni Direk Cathy sa lahat ng ginawa namin. Sabi nga ni Catherine, hinahanap niyo yung maturity ng character, syempre, decision-making, lalo na sa isang relationship. Ang dami na namin ginawa ni Catherine na movies about relationships and ibang tono na to. It's kasi nga, it's really about this relationship na mahaba. And tatakal natin yung ipinagdadaanan ng relationship na yun. Bakit ba tayo naghihiwalay? And yung rason kung bakit tayo nagsistay. So, dun tayo maglalaro. Taray. Okay. Kay Darren, how was your experience acting in your first movie? Well, your experience, well, it's, of course, it's very different from singing. And I'd say I'm very grateful and I'm very happy because it's the first acting role. So sa first acting gig ko po, sila po agad yung kasama ko, si Derek, Cathy, Kathniel, and the whole cast. And I'm glad that I got to work with them and that they helped me throughout the whole thing. Binigyan po nila ako ng madaming tips. Kasi syempre yung unang day ko po talaga, hindi ko po alam yung gagawin. I didn't really go through any acting workshops. So, ayun po. So... Wala kang acting workshop, ginsinalang kagad-gad dito to. Oh. Yes po. Actually, after po kasi ng ASAP Live in Honolulu, pumunta po akong Canada. And then from there, lumipad po akong Amsterdam. So doon ko po sila talagang nakilala. And doon din po yung first shooting day ko. So, ayun. So, yung role mo ba may hiningi dramatic scenes for you? Meron po. Yeah, I'd say si Johan is also emotional sometimes, minsan makulit. So, ayun po yung isa rin dapat na abangan sa pelikula. Okay, good luck sa iyong pagpasok sa acting. Yeah. Kingkit, how come ang tagal mong nawala? Nag-aral po sa New York Film Academy ng 1 year and also sa Los Angeles din. Lumipat ako to sign with an agency there. Nag-aral din po ako doon. And now I'm back. I'm gonna do independent film with Attorney Joji, first feature film. Yeah, she's gonna direct and produce. And yeah, there's gonna be a digital that's coming up and a soap. So yeah. So far good na. So you're staying here na. Looks like it. Yeah. Mm-hmm. So good luck din sa pag babalik mo sa iyong career. Salamat po. The next question will come from the legendary Nestor Cortero. Ayan. From one legendary to another, ha? Huh? Hi, superstitious belief yun. I'd like to ask Miss Cathy, bakit parang may tendency to hasten the growth or maturity of your actors? Daniel and Catherine. Hi, Catherine. Is there a tendency to hasten them? Yung pagtanda nila. Talaga ang bilis-bilis na nga ng panahon ngayon. I mean, ngayon, Agosto na bigla, September, mamaya, Pasko na. But there seems to be a tendency to hasten the maturity of these very young people. Maybe because po, katulad ng, well, Catherine, no, you see them very often. And because you see them very often, that 1 year na dapat isang matagal, ay dapat isang taon pa lang, sa tingin mo ang tagal-tagal na. So meron ka ngayong want to see them differently every time. And in the course of, you know, 2 years, na dapat maisip pa lang sa totoong buhay, parang gusto mo nang, wala na bang iba. So there is clamor to see more. And where will you go other than up? Where will you go other than older or more mature? So, kumbaga na ano na namin eh, medyo, ano tawag doon? Na exhaust na somehow ang rom-com kasi nga both in soap operas and film, ginagawa na nila. So even themselves also, meron na silang want to do something different. And the fans also, and other people who are kinda medyo tentative pa kung bibilib na ba sila sa dalawa kung may acting prowess ba tong dalawa o hindi. Hinahanapan na. So here is a movie. Hopefully to answer these questions. May bubuga nga ba tong dalawang to?
pwede na nga ba silang tawaging aktor other than the rom-coms that they do? And this is the answer. So this is actually not hastening naman po. Maybe it's just about time. They're, anyway, 24? Ganyan? Ay, sorry, pinatanda kita. 23 siguro po. Saka po talaga ang mga bata ngayon, mas mabilis ang tumanda. Nung 23 po ako, naglo-lollipop pa ako, charot. Pero di ba po, yun. I think that's how I will... That's how I see it. Maybe you're right there. Maybe it is a sign of the times. Also, but kasi nung araw, actors, like, if they start out as young actors like Catherine and Daniel, it takes a while before they are... Ang tagal nung warm-up, like, nung panahon ng mga ibang actors before them, matinee idols and all those, it takes a while. It would take many years, a few years, before they are transformed into real, serious actors. Pero ngayon, parang pabilisan. Kasi nga rin po, dati ang platform lang nila, pelikula. Wala naman po silang soap operas before. You just see them in the movies that come out, you know, once in a while. Nakikita mo lang sila sa mga TV shows na variety, pero ang nakikita mo acting-wise, pelikula lang. Tapos ang dami-dami nilang love teams, ang dami-dami nilang artista who are big. Magkakasabay. So, meron kang variety na nakikita. Hindi ka nakakatuon sa iisang love team na naiinip ka ng iba naman. Iba naman. Ngayon po, kukote. I am sorry, but I see Kathniel as one of the few love teams that are really up there na kitang-kita ng mata mo. Handful lang sila eh. So, ngayon na, bantay na bantay mo. Ay, eto na sa Laluna. Ay, eto na sa ganito, sa Gato Bilib. Anong susunod? So, frequency rin po eh. Lagi silang nakikita. Laging napapanood. What's next? Sila Daniel and Catherine, what do you think about this? My observation about pinapabilis yung pagtanda ninyo sa roles nyo, projects nyo, etc. Sa akin naman, sir, kung mapapansin nyo, every time may ginagawa naman kami pelikula, there's always the question na how mature is this movie? Diba? Lagi naman nilang din tinatanong sa amin kung gano'ng nga baka mature. Well, hindi naman siya talaga matured kung tawagin natin okay pang matanda. I mean, I think, kagaya ng Barcelona, I think tama lang yun sa edad namin at saka sa panahon kasi ako, nasa 23 na rin ako, boss. So, naghahanap din kami, sir, siguro ng may laman na. May laman yung content. Na pwede kang na-credible yung proyekto mo. I think may mga seri na rin kami, boss. Meron na okay na rin kami dun sa mga platform na mas light. So pagdating sa pelikula, gusto namin ng it's worth watching. Matanda, bata, lahat may laman yung pinapanood. And hindi naman siguro sir minamadala. I think it's sakto lang din sa panahon dahil naghahanap din kami ng may laman. Kat? Baka sa direkati yan nagmamadali. Yan, ako naman tito, siguro, yun din yung parang hinihingi sa amin. Every time they do interviews, parati tatanong sa amin, anong kinamature na dito compared sa iba. So parang kami, may feeling kami na yung mga tao, especially yung mga ka-age namin ngayon, since ang bilis lahat, mas nakaka-relate sila kapag ganito, and parang yun yung hinihingi nila from us, and expect nila from us. And naging challenge din sa amin talaga, ang dami na namin nagawa ni DJ, like, sa rom-com, may teleserye na rom-com, nagkaroon din ng movie na rom-com. So, minsan inaano nila, okay, anong next after rom-com? They always ask us na parang, okay, ano po ba nga yung next na movie, guys? So, consciously, nagigano kami na dapat talaga mas mature, pero not in a way na hindi na age-appropriate sa amin. Yes, sir. And parang hindi naman siya parang pinipilit maging mature. Yung maturity naman is in terms of decision-making. Diba? Kagaya na ito. How we handle problems. Yes, ganun. Sa relationship, yung maturity ng isang relationship. Ganun naman siya, boss. Hindi naman siya parang pinipilit natin tumanda. So, saktong-sakto lang rin talaga sa edad namin yung... I mean, sa pinagdadaanan na rin namin, sa personal naming buhay. So... And also, maybe gusto din namin kasi hindi lang yung manood ng pelikula yung mga ka-age namin or teenagers. Like, gusto namin
maaya mo dito yung nanay mo, yung tita mo, parang lahat ng age masasakop niya. And I think yun naman, hopefully, yung nagawa po namin sa movie. So, pasok siya sa all ages. Kasi sometimes yung mga matatanda, parang ayaw nila panoorin kasi masyado pang bata or masyadong mababaw yung story. So, tinry po namin siya i-balance to cater all the needs of the audience. Kasi, last observation, in line with your changing, growing maturity in terms of roles and projects. I also noticed that in the case of Catherine, you've been showing a lot of skin lately. I mean, ngayon, mas malimit kang nakikita naka short shorts, naka, you know, and all those things. No? They're good signs of your growing maturity as an artist. Where will this lead you? That's why I take my time, Tito. Like, when they offer me projects, iniisip ko kung okay, tama ba to? Kasi pag masyado natin sinagad yung maturity nga, pag masobrahan ka of anything, delikado yun. Kasi saan ka pa pupunta kapag na-reach mo na yung pinaka-maturity? So, every time may mga in-offer o may gagawin, parate lang iniisip kung makakatulong yun. Or makasasabayan ba ako ng mga fans kapag ginawa ko yun. Pero with regards to the clothing and all, siguro ayaw mo din kasi na maging parating safe, you know? Parang once in a while, kailangan mong mag, like, yung mas sexy na damit, sa ganyan. Pero it doesn't mean na all out ka na ng maturity. Siguro okay lang ma, once in a while, no, lalabas ka sa box mo to try new outfits or gagawa ng ganyan. Pero balance pa rin, yun naman po yung secret. Masabi ko na, di ba ito yung lunch mo? Akala ko isang anak yung lunch mo, ST. Ada! Ito na si ST eh. Si Mami Mary nga po, inaaway na po ako. I'm sure. Direk, ano na naman ang pinagawa mo? Ano naman pinasuot mo? Sabi ko, relax, kasi, Mami. Kasi you're known for this wholesome image that is slowly shedding. Sir, I don't think naman it's shedding. I don't think saka, naman. Hindi naman nawala yung wholesomeness. I think it's just the growth. And tumatanda na rin si Catherine. And pangalawa, hindi naman bastusin tignan. Para hindi talaga. Kasi bago maging bastusin, nasabihan ko na siya. Nasita na na. It's really normal, sir. Hindi naman, walang bastos, wala naman maselan tignan. Talagang wala. It's normal. Thank you, Tito Ness. Ang ganda ng discussion. Ano? Tito, eto, okay. Ang sabi ko lang po, ang ganda-ganda po ng voice mo. Actually, I was gonna say, mas maganda pa siya sa boses ko. Ikaw na kaya dito, Kuya Nesto? Kasi direct, professor siya. Ah, kailangan yung maganda. Ngayon, hindi ko lang alam kung may estudyante niya. Pero math teacher siya. Actually, math pala. Oy, Christine, may pangaral ako sa iyo. Catherine, may pangaral ako sa iyo. Sino po si Christine? Si Catherine, if you have something to show, show it. Ngayon, ang gusto kong itanong, bago ko ibigay ang microphone kay MJ Felipe, may tanong lang ako. Why of all places Amsterdam? And how much of Amsterdam did you explore? And may ibang eksena ba kayo sa Red Lights District? Kasi first ano trip ni Tita Ethel sa Amsterdam, di ba Tita Ethel? His ex? Oh, hindi na. Kasi more than almost 2 months kami doon. Wow. Tayo nga yung secret scene namin ni Catherine sa Red Light District. Charot! Wala, Tita. Ayoko yun. Ayoko. Ang ganda-ganda ba? Ang hindi kailangan. Charot. Pero hindi ka ang ganda doon, hindi dito, no? Nakapunta ka doon, Denya? Sa Red Light District. Red Light. Dapat hindi pinayagan ka. Hindi ako nakadaan, Mami. Busy po kami. Bilang ng shooting days. Thank you. Tita, sa MJ na po ba? Ito na si MJ. The Exploratory MJ. Wow, it's bago yun, ha? First of all, gusto ko lang ni congratulate si Kuya Nestor. What a wonderful question. And the way you guys handled your answers. Tama yung Catherine, parang my two cents lang, parang don't hurry up, take your time. And there's a lot of roles to explore. Thank you. My first question kay Direk Cathy. Direk, what's the order in this movie? I mean, ano yung order ng kataas-taasan sa'yo? Magpakilig? Magpaiyak? Ano yung order para sa movie ni Catherine? Sa kalendaryo? Kala ko order para sa kalendaryo. Guys, how honest can I be? Please,
I don't know. Napapagalitan kasi ko eh. Ay, nga, direk. Oo, di ba? Nung sinabi na, oo. Oh, napapagalitan ako, nachi-chismis na so social media, napakagalitan ko yung... You're, pag sinabi... But I'm always honest to you. No, no, no. Ah, really, ano ba? Okay. Kailangan magawa ng dalawa ng bago kasi... parang yun nga, after La Luna and Can't Help and Barcelona, tatlo yon na magkakaibang tono. Mm-hmm. So ano yung susunod? Alin, uulit ba kami doon? O panibago? So syempre, mas gusto natin lagi sana bago naman. So ano pa ba hindi nila napupuntahan? Something more real. Real na very parang... slice of life type story. Okay. Di ba? So mas kaya kami napunta sa ganitong kwento. Mas isa sa atin alam yung kwento. Ganong klaseng kwento. So mas so yun, dun nagpunta. Pangalawa, ito, this is I'm going to be very honest and I don't know if I'm going to be mapapagalitan but I don't care. Love it. I've been here. Ano ba? Meron naman kong trabida sa tabi ko eh. Tama ako. Hindi, kasi ano, maraming sinasabi syempre na ano, maraming nagda-doubt sa capacity ng artista ko, especially Catherine. So I have this talagang, ha? Hindi. Ilalabas ko ang galing ni Catherine. Sa pelikula. Yeah. And I think she did it with flying colors. Hoy, magaling kayo! What's that? Actually, dun sa pag tinatanong niyo po gano'ng kaiba, what I love about this story, hindi lang po siya isang kwento. She's dating the gangster. We love that movie. Kasi marami rin siyang kwento, di ba? But this is more. Kasi ito, pinagdaanan nila sila. So naging bata sila dito at one point, naging alanganin, naging immature, naging mature. Alam mo yon? So ang laki-laki ng hiningi ko sa dalawa kasi halos apat na pagkatao yung hiningi ko. So para ilagyan mo ng linya, i-delineate mo one period from the other is very hard. Not to mention, iba-ibang days pa sinood. Yes. Hindi in order. Hindi, within one day, nakakailan sila. Okay. Diba? Yun naman ang meron tayo. Wala tayong time para, lahat ng past, lahat ng present, hindi naman talaga. So, yun, ang laki-laking challenge for both of them. For my staff also, for the production team, for Noel, Tihangi, for the Ilaw, for everything, no? And for the two. So, yun pa lang, ang laking challenge sa kanila at natuwa ako na ibigay nila. So, isa yun sa dahilan bakit ito ang piniling kwento para sa kanila. Okay. Sa order na sinasabi mo. Pangatlo, may clamor talaga ang Kathniel fans. Para humingi ng masakit na pelikula. Sabi ko nga, itong mga batang to kaya hilig sa sakit. Lagi hinihingi, yung pong magbabao po kami ng tuwalya, yung pong ano, masakit, masakit. Pero pag binibigyan masakit, magre-reklamo. Ibang mga hintik to mga to eh. Bakit ang oo? Ba't ang sakit? Nene. But really, so, yes, Ria. So yun yung mga sana magawa namin. Pero dahil hindi ko naman kaya rin ng dibdib na masakit all the way ang film, nakapag-inject naman kami ng rom-com elements kasi I don't think it will be my movie without it also. Okay. So, masaya. Hindi pwedeng mawala. Masaya, just like life. Masaya, masakit, may lungkot, may saya, may pait, may ganda. Pero lagi, syempre, ang dulo ay... masaya, syempre. Yeah. Thanks, Direk. For Catherine and Daniel, sinabi ni Direk kanina na itong material na to parang may slice of life or close to reality. My question is, sa relasyon yung dalawa off camera, was there a time that you had to save it? And ano yung ginawa nyo to save it? Yes. May nangyari talaga. Kasi sa isa ng mga relationship, hindi yan smooth parate, di ba? Meron talagang mga taon or mga panahon na, okay, medyo maano ah. Pero, how did we save it? Kasi gusto namin. And for me, choice nyo yun parate ang dalawa kung ano, tutuloy pa ba? Or ilalaban pa ba? Or ganyan. And yeah, yun yung pinili namin. And I think I made the right choice. Yes, and...
For me naman kasi sa isang relationship, kahit gano'n natin kagusto siya maging perfect, hindi siya mangyayari. Basta ang importante dito yung may natutunan ka, sabay kayo mag-grow and move on. And yun yung pinili namin. Ito. Lagi naman siyang decision eh. Diba? Maraming beses na tinan mo kung gusto mo pa ba or kaya mo pa ba to? Hindi man ako love guru or something, pero personal din, di ba? So, lagi na lang, ako, lagi akong bumabalik. Bakit nga ba, di ba? Sa simula ng lahat ng to, bakit mo nga buminahal ng taong to? Di ba? Kasi malamang nag-aaway kayo ngayon, pero syempre kailangan mo tignan yung mas malalim na ano, ngayon sa problema na to. Mm-hmm. Alam mo yun? Kasi maaaring nagpaka-problema lang tayo ngayon, pero saan ba tayo nang galing? At nasa na ba tayo ngayon? Diba? So, laging ganun lang. Umaabot kayo sa point na gano'n, na pinag-uusapan niyo. Oo, mga dramatic na gano'ng eksena. Ah, talaga? Meron din kayong gano'n? Mga confrontation scenes. Meron din? Oo naman. So, yung mga eksena na napanood namin sa trailer, close to reality. Gano'n, oo. Nanggaling yan sa mga ibang eksena namin sa buhay ni Catherine. Ah, talaga? May gano'n, ano. Umuulan? Ay, hindi lang ako tumakba sa ulan, pero... Mas maganda nga sana yun. Pero direct Kathy na yung ulan. Direct Kathy na yun. Thanks, Kath and DJ. Last question lang, Manay, sorry kay direct Kathy. Difference noong dinidirect mo yung Kathniel to now? Less sigaw, less instruction, more direct? Definitely less sigaw. Okay. Like, paano din? Ay, bakit? Ayaw nila mga Daniel, yes? Ito lang yan. Okay, go. Let's see, go. Pagka nagtitake. Ah, okay. Pero pagka conscious yun, mas, yun yung mas ano eh. Intense? Oo, mas intense yung pag-off-cam na. Pagka, uh-oh. Iba. Tsaka ako mas pag di sumisigaw, mas nakakatakot na siya. Pero sigaw muna lang kaya ako. Direk, you wanna say, wanna continue? No, really, Kathniel. Ito talagang dalawang to is not the time na sinisigawan. They don't work best when you do that to them. Not because I love them more, but because it doesn't work. Pag ginaganon mo sila, lalo silang natatanga, lalo silang nagaganon, lalo silang hindi nakakaarte. So never ko talaga naging style sa kanila sigawan. Pero pagalit na ako, pasensyahan kami, talaga sinisigawan. Pero less instructions, no, more instructions. Kasi nga ang hirap ng pelikula. Tono lahat, tono, baba, tono, chu-chu, dami. Ang tsatsaga rin naman nilang sumunod. Pero isipin mo na lang kung paano niya ginawa yun. Diba? Paano? Siya lang yun eh. Siya lang yun. Tsaka kung tinatanong mo kung paano kami, iba na. Hindi dahil sa mga ang dami namin ginawa, mas iba na kasi yung relationship namin personally. Personal relationship namin. Ikaw nagbubuhas yan. Hanggang dito na lang tayo. Iba na siya. So naging iba na rin yung pagtrabaho namin. Okay, hindi na siya actor-director. Medyo... Mas... Ano? Okay, ganda na lang. May ninang popcorn na. Okay, MJ. Tita? After this question from Mercy Lejares, I only have two more. Tapos may tanong muna ako dito bago kayo, ha? Ito lang, entertaining ko na. Tuloy na natin yung Kate Garcia, yung experience. Ang ganda kasing marinig. First time na, except for DJ and Kat, lahat ng actors, first time kay Direk Kathy, right? Yes. Second. Yes. Second ni Kier. Kapal mo Alvin. Ah, ni Alvin pala. Let's start with Juan Miguel. The experience working. Ang daming kwento. The Kathy Garcia experience. Gusto niyo ba lumabas muna kapag saan din sila? Magiging honest sila, Direk, ha? Go ahead. Ako kasi sobrang geek ako ng Filipino pop culture. Excited ako, di ba? To be honest, nung college, nagsulat pa ako ng paper ng kung paano makaspot ng isang Kathy Garcia muli na film. Kinento ko yung kay Direk. So, sobrang... tapos nung unang araw ko sa set, kinabahan ako kasi ang sagot, ang bati niya sa akin ay, artista ka ba talaga? tapos sabi niya sa akin, artista ka ba talaga? Wala na bang iba? Kumadun siya, tapos tsaka siya nagsabi, joke lang. Kasi actually, buong panahon, kasi nga, nararamdaman kong ano, siyempre sa set naririnig ko naman kapag minagagalit na siya. Tapos, nilolook forward ko na yung panahon na masisigawan niya ako ng malala. Pero, hindi nangyari. Uh-huh. So, sana makaulit pa ako.
Okay, Alwin, second time in direct, pero how is she now? First time ko po makatrabaho. First time pa. De, from what film ba? Yung Magandang Hating Gabi Natin, direct, yes. No? Early 2000 ba yun? Oo. Nakakatuwa kasi yung progress kasi ang laki ng jump from Magandang Hating Gabi. Yung last film, ay hindi pala, ano pala, Got to Believe. Pero as a young... Sa child star. Huwag mo na pinapaligan! Ano ba? Di, pero ibig mo sabihin yung difference in how... Young Rico yan ako. Tapos, yun. Yung jump lang from, say, Magandang Hating Gabi to now. Yung how she gives direction, yung paano niya ako i-guide. Kasi si Direk Ate, grabe siya sa detalye. So, kung magbigay siya sa'yo ng detalye, kung na-absorb mo yun, kuha mo na yun. Makukuha mo kagad. So, nasa sa'yo na yun bilang isang actor kung ma-apply mo siya sa eksena. So, nung dati Magandang Hating Gabi, parang, Alwin! Camian! More! Pero dito sa film na to, para after na isang take, tapos hindi ko pa nakuha, parang titingin lang siya sa akin, na? Hindi. Na? Hindi. Pangit namang gawin ko yun ba? Ganun pa rin, no? Parang 8 years old pa rin yung kausap. Pero sobrang gandang learning experience as an actor. And para sa isang tao na gusto, nag-aaral din ng filmmaking, yung makatrabaho sa Ricati. Yeah, why not? Okay. I guess second time ko to with Direk Ate, first time ko forevermore. Pero masasabi ko parang first time every time. May bagong pinapakitang style. Oh, si chill naman si Direk eh. Direk, pag nakakuha mo yung tono and everything is gonna be smooth. Siyempre, as an actor, kailangan mo rin intindihin yung other side because it's a collaboration eh. So, yun. Yeah. What did you study ba sa New York? Filmmaking or acting? Acting for film. Okay. Purely acting, yeah. Okay. Ree! First time ba with Direk? Yes, sorry. Actually, Direk, I also told her naman, she was one of my bucket list directors going into showbiz. Mm. Ang maganda doon, naunahan ko si Mommy and si Arjo na makatrabaho siya. O diba, for once, nauna ako. Pero ayun, it's an honor and ang dami ko natutunan. Professional student po kasi ako and si Direk is very precise with what she wants. So parang maganda yung... You work together to get to that perfect vision, ganon. And I just, yeah, I'm happy. Very, very happy. Very, very happy. Very, very happy. Yeah. Thank you, Rie. Darin ako. Walang acting workshop, salang agad. Well, bata pa lang po ako, pinapanood ko na po yung mga films. One of my favorite Filipino films po yung A Very Special Love. So, ayun po, I'm very happy na first movie ko pa lang siya na po agad yung nakatrabaho. Siya po yung director. And I love how she motivated me throughout the whole movie. Talagang nagbibigay po siya ng real life examples to relate to your character para maibigay mo yung tamang emotion sa scene po. And yun po, chill lang talaga si Direk naman. So would you still do movies after The House of Us? Well, kung mabibigyan po ulit naman. So okay ka sa okay naman po. That's good to hear. Okay, thank you, Darren. Tita, ito the question from Tita Mercy, Darren, right? Si Darren, anong role mo dito? Ako po si Johan, yung kapatid po ni George, si Ate Catherine. Opo. Oh, ito ngayon si... Dito talaga yung atin. Ay, basta ako. Basta Kate Garcia Molina. I'll watch the film. Wow! Lagi ka naman nasa premiere night kasi tita. Kasi part ka ng team. Labi ko tita. Si Mercy. Tita Mercy! Para kay Daniel at... para kay Katrina at Daniel. Merong ano... Kala ko may iba. Merong eksena, Katrina, na... Nag-direct ka na, napapagod na ako. Yung in real life ba, napapagod din ang puso nyo sa isa't isa. Sa pag-ibig at pagmamahalan nyo. At ano ang nagiging dahilan para mapagod kayo?
Dali niyang napapagod na ako. Sa estado po kasi namin ni Catherine, Dita, kami po sa personal magkatambal, pero sa trabaho namin magkatambal din kami. So, sa buong buhay ko sa showbiz, siya lang ang kasama ko hanggang ngayon. So imagine niyo na lang na sa personal magkasama kami, pati sa trabaho, everyday magkasama kami. Kung iisipin nyo, mukhang masaya siya, hindi ba dahil araw-araw kayo magkasama? Pero syempre, darating yung point na araw-araw na tayo magkasama, Catherine, no? Ganun. Diba? Darating eh. Normal yun. Diba? Kahit sino kasama mo, kahit kasama mo siya, So yung question is, paano siya nagiging bago? Yun yung siguro yung magic na sinasabi ko. And, dumadating mo kami sa puntong yun, pero bumabalik din kami at nare-refresh kami sa mga sarili namin. At namimiss ko pa rin siya kahit araw-araw kami magkasama. Ito, hindi na nga kami sanay magkahiwalay. But kung isipin nyo, sa long run naman, paano na kayong dalawa kung lagi kayo I think nasa decision na namin yan sa bilang partners is kung paano namin na mas gagawing bago or gagawing fresh ang relationship namin. And, well, nauna na kasi kami magkakilala, naging magkaibigan muna kami. So, may something yan. I mean, mas madali para sa akin. Dahil, marami pa kami hindi nagagawa ni Catherine. So, looking forward din ako. Lalo na sa personal. Kesa sa trabaho, mas looking forward ako makasama pa si Catherine sa mas marami pa mga biyahe sa personal naming buhay. Dahil marami pa kami mga gagawin. So, I think yun. The next level of love. Or I think the relationship. Yun lang lagi. Iba yung Daniel, ha? Ngayong araw na to, ha? Tapatan mo yan ka. Tapatan mo yan ganyan lalo. Kasi parang sinabi nga po ni DJ, magkasama kami off and on cam. And minsan, mas mahirap para sa amin mismo. Pag parati kayo magkasama kasi mas nagkakapikunan kayo. Pagpagod, mas... nabubuhos mo yung galit mo sa isa or mainit yung ulo ng isa, parang mas tinatest yung patience nyo. Pero, yung secret dun sa gano'ng katagal na kayo magkalang, ilan po ba? Six years. I mean, yung secret na alam namin, nakaalam mo kayo yung secret, is you grow together and, paano ba, dapat siguro hindi mawawala ng reason yung isa kung hindi man lang may isip na isa na, okay, sawa na ako. Huwag mo nang palatingin sa ganun. So, kailangan sa isang relationship to work, feeling ko, may nabibigay kayo ba? Or mas, nagmamature nga kayo together. Ang laking bagay nun eh. Kasi, like, yung 2 years ago, yung mga pinag-aawayan namin 2 years ago, hindi ko na masasabi na yun yung pinag-aawayan namin ngayon. Iba na. Mas pati yun, nagmamature. Yeah, pati yung pinag-aawayan nyo, kung paano kami sa isa't isa. Yun, pero ang secret lang talaga is you grow together and basta wag lang too much sa lahat. Kumare si DJ, meron binibigyan ko pa rin siya ng buhay niya with family, with friends. Ako binibigyan niya rin niya ako. Basta wag lang to the point na sasakalin yung isa't isa. Kailangan meron din kayo buhay separately and together of course, mas okay pag magkasama kayo. Mas okay magbibigay niyo sa lahat. Beautiful! Oh, maban! Go, Tita Mer! But do you believe that constant togetherness grows love? Oh, hindi man lang develop. Na-develop na eh, di ba? Growing pa more? Pag magkasama po parate? Constant togetherness. Growing pa more? Oo naman. Growing pa more. Yun na yung sinabi ko dito kanina. About the growth of love. Of being together in a relationship. Yeah. Yun. Okay na? Thank you. Thanks. Si Direk naman. Ayan. Papagod din pa puso mo. Pagmamahal. Madalas po. Makailan na po kayo. Pag lang dito, kumakami na dito. Sa table na lang yung mga ilan. Marami na po. 46 na po ako eh. So nakailan na rin. Maraming beses na napagod. Nakakabango naman po.
Oh. Thank you po. Thank you, Tita Maris. We will now limit to two more. Ako, dalawa na lang ako. Si Rain Mami at si Alan Johan. At si Alan. Ay, may tanong ako kay Tita. Una, wala ka bang ibang dream leading lady? Si Catherine, you have to remember, mayroon na siyang bagong leading man. Sino? Ian Richard Gomez. Saan? Ikaw. Okay lang. Honestly. Ako, wala. Hindi ko pa iniisip yung leading. O, galing na ako sa malupit na leading lady. Ang gusto ko naman ngayon, kung ano, mas... isang... Kahit wala mo ng leading lady. Isang magandang proyekto lang. Isang magandang story lang. Kahit walang love interest leads? Ako, kahit wala. Hindi. Okay, huwag na muna lang. Leading mas, man, gusto mo? Oh, leading man. Leading so. Man, para maiba naman. Thank you, Matay Lord. Ito ngayon si Ray Pumaloy. Ray. Ayan si Ray. Ano nyo nagiging magical yung relasyon nyo sa isang panahon na napapagod na kayo, kumbaga, palagi kayong magkasama, paano nyo ginagawang kakaiba naman at maging sweet sa isa't isa? Kasi sweet na kayo eh, pero diba, minsan sobrang sweetness, nakakaumay. Yeah, diba? Parang nasagot na kanina, hindi ba? Parang hindi naman. Yung parang may decision nila yun. Sinabi niya lang kasi ginagawa ng magical. Si DJ sinasabi niya na magical. Pero paano? Magbigay ka ng, mag-cite ka ng isang example. Ganito lang. May nakikita kasi tayo ibang mga relasyon na kanyari, yung tamang pang Facebook ng mga pictures. Alam mo yun, yung pag matanda na, nakikiss pa rin, ganun-ganun pa rin sa okay. Nakita ko sa relasyon na hindi naman ganun lahat eh. I mean, and it doesn't mean na mali siya. I think, kagaya ng isang pelikula, iba-iba lang din ang tono ng love sa bawat tao. Yung amin ni Catherine, hindi siya effort na kailangan kong ano. Pero, it's a 24-hour job na maging malupit na boyfriend. Alam mo yun? Hindi pwedeng nagiging komportable ka. Kasi once maging komportable ka, wala ka nang gagawin. Explain malupit na boyfriend. Hindi naman, hindi ako isang malupit na boyfriend ako eh. Kahit ako struggling ako. Dahil mahirap siya. And I think pag dumali, yun ang problema. Diba? Pag dumali na, I think nagiging comfortable ka na masyado. Hindi ka na umi-effort. And pag mahirap, mas okay yun. Kasi it's, yun nga yung growth ng relationship and growth mo mismo as a person. And paano namin ginagawang ano? Maaaring matagal na kami magkasama. Pero, dito sa industriyang ito. Diba? Pero sa personal, marami pa kaming gagawin. Marami pa kaming mga plano. And excited kami pareho na. Eh, yun dapat eh. Looking forward. And plan. May plano ko dapat. Para napipicture mo. Hindi pwede. Madali-dali. Magulo yun. Mm-hmm. Ikaw naman, Catherine, paano yung mga araw na binibigyan ng space? Isa ba yun sa dahilan? Para maging malapot ulit yung relasyon ninyo. Malapot. Maging sweet ulit, parang ganon. Oh yeah, ma. Malapot. Paano po, sorry? Oh, yung pagbibigay ng time sa isa't isa, sa ibang bagay, sa ibang tao, isa ba yun sa klase ng relasyon na nagpapaganda ng samahan ninyo? I think isa po yun sa kailangan. Kasi hindi naman pwede kami lang parati, wala naman kami sa Philippines. Tayo lang dito. Maraming kailangan sa isang relationship. Maraming may support system ka kailangan. Tapos si DJ, may sarili din siyang buhay. Marami siya kaibigan. Pag sa trabaho, hindi siya nakikita ng family niya. So kailangan ko ibigay sa kanya oras na yun. So isa po yun na... Oh, effort talaga sa amin na, okay, bahala lang kayo. Ngayon na, dyan ka muna, kasi alam ko na miss ka nila. Kaya ganyan. So, isa yun sa kailangan. Yung may time kayo, away from each other. Sa klase ng relasyon nyo ngayon, medyo ano na eh, parang seryoso na eh. Mm-hmm. Parang hindi nga na nakikita ang sarili nyo, hindi kayo magsasama forever. Like sa out of work po? Oo. Yung di ba natin nakita yung sarili natin na hindi na magkasama forever? Out of work, trabaho. Oo, trabaho. Hindi sa trabaho, hindi personal. Sa klase na nakikita namin sa inyo na medyo... Parang intense na eh, parang seryoso na eh. Kasal na lang. I think dapat lang naman talaga nating seryosohin ang mga relasyon. Mm-hmm. Kasi otherwise, huwag ka na lang makipag-relasyon. Rumak-enroll ka na lang. Oo. Mm-hmm. Si Ray, ganyan yan. Diyan seryoso sa relasyon eh. Sama si Ray. Rakan-rakan. Pero yung question nga, hindi nyo na nakikita. Parang hindi nyo nakikita ang sarili nyo na hindi kayo magkasama forever. Well, ayaw ko naman siya makita.
Dahil, hindi ko naman gugustuhin yun. I think, I will. Mm-hmm. Ikaw ka? Parang, hindi ko... Hindi ko mag-gets yung tanong. Oo nga eh, nasasagot ka ba rin? Oh, ganito yung kasi, nakikita namin kasi inyo. Napaka-sweet nyo, seryoso, compared dun sa mga nakarang buwan, nakarang taon, na medyo parang laro-laro lang, ganyan-ganyan. Tapos sa klase ng dialogue mo, DJ, na talagang intense na yung love mo kay Catherine. Parang feeling na, feeling ko, na parang hindi nyo nakikita ang sarili nyo na hindi kayo magkasama forever. Forever na kayong magkasama on camera. Yeah, that's the plan. Ayun, tingnan mo iba, buti na lang na-clarify. Yung pala, yun, yes. Yes. Uh-huh. Kasi kasama na rin doon is yung, yun nga, babalik tayo sa growth, mm-hmm. Diba? Kasi nga, I think ang mag-ano si Catherine kasi, totoo yung ano, she makes me a better person. Talaga. Oh. Totoo yun. I think yun yung compliment. And, yun yung kaysa sa kilig or kaysa sa ano, yun yung kailangan mong hanapin. Kasi it doesn't mean pag nawala yung kilig, hindi mo na mahal. Diba? Kailangan mo lang hanapin yun. Yung mas malalim na rason kung ba't mo ba mahal yung tao. It's not about killing. Catherine? Oo, Kat. Ako naman, feeling ko kung di mo nakikita yung future mo dun sa isang tao, ba't ka mo magsistay? Ayun, pas. So, sabi ni DJ, andito kami, kapit kamay-kamay hanggang ngayon kasi mayroong dahilan kung ba't kami nagsistay at marami kami gusto go in the future together. Nice. Beautiful, di ba? Buti pinaulit. Yes. Correct. Okay, can I? Thank you. I'd like to ask lang, direct ka, bago si Alan. Thank you. Direct na condition sila for the parts. Except Catherine and Danielle. Si, ano, yung ibang cast. No. Pinatawag mo? Si Darren lang. Ang? Ang pinatawag ko. I had to see him bago ko i-go kasi never ko siya nakita. The only time nakita ko siya, it was the first time I saw him nung nag-audition siya pa sa contest. Ang tagal na nun ah, nag-champion na yan. Kaya nga, hindi ko na siya nakita nung nag-champion, nung nag-ganyan. Saka namin ko siya nakita in person, laging TV lang. Bakit si Darren Delec? What's something? Parang walang iba eh. Wow! Coming from ano? CGM. But I had to see him. Kasi hindi ko alam ano ang tools na dadalhin ko. Or how will I ready myself para alam ko kung paano siya tatarabawin. Kasi nga, makikita ko siya sa Amsterdam na. Wala kaming buwelohan sa Pilipinas. Kasi galing Canada, doon na kami, o Pinas, sa Amsterdam na. So, minit ko siya ng saglit lang. Pinaupo ko, arte ko lang ng konting-konti lang. Nakikita ko naman pinagsasalita ko. Nalalaman ko naman kung marunong eh. And what you? Ano po ang nakita niyo? Eh, kita mo naman, natuloy naman sa pelikula. Kung hindi pa uuwiin mo ulit siya sa Pilipinas. Talaga, kung hindi talaga, sasabihin ko palitan. Wow. Si Rhea Direk. Wala na ba iba? Ganon? Oo. Oo. Wala na bang iba? Hindi. I mean, ano ba yung sabi mo kanina? I am so happy even if nung nag-i-edit ako, I am so happy that it was Rhea at Friday. She really gave life to the role. Actually, ako, kung mapapansin nyo, isa yan sa mga, kung tatawagin yung mga tatak-tatak ko, it's not the wig. It's not the rain. It's not the wind, it's not the rain. It's not, yung mga yung coincidence yun at ano. Pero ang totoo, friends. Yan ang malakas. Oh, friends and family. Yan ang malakas. Kasi I'm a very, siguro, hindi friendly person eh. Grabe ang attachment ko sa mga kaibigan ko eh. Pag meron akong problema, kaya mga artista ko, naging kaibigan ko. Kasi grabe ako sa ganun. So ang mga friends ko, medyo nakaangat sa mga kwento ko. So yung mga maliliit na roles na yan, kaya ako, natutuwa ako kahit yung mga artista, malalaki na sila. Like si Alvin, I am very thankful tinanggap ni Alvin to. Kasi hindi naman malalaki roles nila eh. Pero, hindi, markado, alam mo yan, may halaga. At they don't mind kung less ang exposure. At natutuwa ako kasi binibigyan nila ng buhay. And the film will not be complete without them. And they make the film beautiful. And I am... mas real. Mas, kaya ako grabe ang attachment ko sa mga... Yung mga katulad nila. Mm-hmm. Yung yan, yung mga little... You would call it little but very big help to the movie. And I really thank you, Rhea, Ge...
wag ka na Alvin. Charot. Si Alvin, si Kit, really. For the kind of actors that they are, I hope all actors are like that. Marami kasing artista ang akong naririnig na namimili ilang eksena sila. Ay, ano sino yan? Ay, kilala. Gusto mo bang pangalan? Ay! On that note, thank you, Direk. You may go. Direk, parang intentional ba hindi nyo ilagay yung Amsterdam dun sa trailer? And ano yung significance niya? Bakit kayo kinailangan pumunta doon? Hindi naman po intentional na hindi ilagay. Unang-una, admittedly po, syempre iniiwasan natin ang lahat ng bansa na napuntahan at nakita nyo na. Partly, syempre gusto natin magpakita ng isang lugar na hindi pa natin na ipapakita sa pelikula. And Amsterdam is one of those countries na hindi pa natin na ipapakita. Pangalawa, yung Amsterdam, may kinalaman sa paborito ni George as a character. Actually, hindi ni George, ako. Idinamay ko lang si George. Bakit mo paborito Amsterdam din eh? Paborito ka din. Ano mo ang having ito on? No, I love tulips. I love tulips. And I know, it was my dream. One day I will go there. So may patulips ba dito sa movie? Of course. Wow! Anong season niyo? Patulip, ha? Anong season niyo? Sinadya niyo yung napuntahan yung mismong season ng tulips? Yan ang secret. Ah, secret kasi parte, na rin ang kwento. Oh, okay. Gusto niyo makita yung tulips. Sir, oo. Gusto niyo, Pero talaga, kasama na rin yung kwento doon. Kaya hindi ko rin masyado mailagay. And, yun. Ilang days kayo doon, Direk? At bakit nandun din si, si Darren? Seven. Si Kit doon din. Seven. Si Darren, ba't andon? Eh, kasi gusto niya rin tulip. Gusto niya rin makita yung tulip. Na ipinagtaka ng malaki ni Kit. Sabi ni Kit, ikaw, tulips! Di ba may gano'ng eksena? Si Kit, nakakainis. Ayaw mo tumawa. Tumutawa mo naman ako din. Hindi, gano'n ko lang eh. Baka kasi masobrahan yung tao ko eh. Tumo naman ako direct. Opo. Okay, so direct last time, nabanggit ko sa amin na parang pa-retire ka na, di ba? Parang may pa-countdown ka na ng mga last few films. Last four at the time, I remember. So pang ilan mo na ito at bakit kailangan, bakit mo talagang ginawang isa sa mga panghuli mong pelikula ay dapat kasingil ang manhiring mo? Eh, syempre, super love ko naman po talaga itong dalawa. Sila ang favorite mong love team? Favorite love team? Wala namang favorite, pero love ko silang love team. I mean, love ko rin ang Liz Ken. Alam naman nila yun. Liz Ken at Kathniel. Sila lang naman. Pantay? Meron ba bang iba? Pantay ba direk? Pantay bilang love team. Pero bilang tao, hindi. Bilang alam naman nila lahat. Okay, bilang tao, sila yung mas Opo, kasi to, naging, yun yung sinasabi niya relasyon, kasi nagiging John Lloyd siya ng buhay ko. Ano ibig sabihin nun? Nakakaaway ko na po siya. Andong level na kayo. Yung ba yun? Bakit siya naging John Lloyd ng buhay? Ano yung... Di ba po, the closer you get to a person, mas nag-aaway na kayo, nagkakaroon na kayo ng dahilan na mag-aaway, kasi nga, hindi na trabaho lang. Nagiging personal. So, nasasaktan na niya ako, nasasaktan ko na siya. Kasi kung trabaho lang, pakialam ko sa kanya. Paano ka nasasaktan ni DJ? Okay. Oo, maglabasa na tayo dito. Minsan nakakalimutan namin nagtatrabaho kami. Tropahan lang kami doon. So, gusto kayo tropahan? Tropahan. Oo, may ganun na. So, minsan... Sobra, mali pala. So direct, medyo naiirita ka ng gano'n, tinatropa ka lang, imbis na director ka doon. Hindi naman. Pero, hindi naman. Huwag na tayo mag-details. Pero parang gano'n, unang away na, tulangan saan? Social namin, Amsterdam. Anong dahilan ng away niyo sa Amsterdam? Kailangan alamin natin yung mga ganito. Tulips ba? Tulip pa. Unang away, direct like ever, o sa movie na to lang? Ever. Ha? Talaga? O ano yung nag-trigger nung away na yun? Ang social na ako talaga. Hindi, ako po talaga kasi matampuhin. I'm a very sensitive person. Sensitive in a bad way and in a good way, but in a bad way too. So may mga panahon na na-offend na ako ni Daniel na hindi niya alam. Hindi,
Okay, hindi ko naman sasabihin ko ano. No, but because he is Daniel to me. Pero kung ibang tao gumawa nun, ibang artista, hindi ako masasaktan. But because he is Daniel sa akin, nasaktan ako. Kasi hindi dapat ginagawa ng isang kaibigan sa akin yun. Parang ganon. Wow. Ginawa mo, Daniel. Mukhang may hugot. So, hindi ano lang yun, hindi niya lang ako pinansin. Hindi niya ako binili. Baba. Ano pinabili mo? Ano pinabili mo? DJ, aware ka doon na may mga ganong si Derek, yung pagiging sensitive niya because ikaw yung, hindi mo ba, hindi ka aware na may ginagawa ka na ikinaka-hurt na niya pala? Pagod ka kasi nauna ka! Mas nauna po siya! Ano alam niya naman nung nag-away kami doon, nambali kami pareho. Okay, ang ganda na lang. De, may ganon. Ganon. Ano yun? Honestly, hindi ko alam talaga to. Hindi ko alam ba tumakot ko yung ganon. First away, major? De, kasi syempre, pagod na rin si Derek Ate. Hindi lang kasi siya director. Kumbaga best actor din siya dito eh. Actor. Ano yung sabihin nun? Kaya mahirap siya i-direct kasi na-vision niya kung paano niya gagawin yung eksena. Mismo siya, alam niya dapat mong artihin. Kaya mahirap, okay? Mahirap. Pero ang galing at the same time, di ba? Imagine, gitre ka na yung maarte ka pa kaya doon may best actress din to. Minsan, DJ, hindi mo maibigay yung hinihingi niya, ganun ba? Minsan, lagi kong nahihirap ang ibigay, no? Mahirap, Diyos ko, mahirap. Okay. Pero kaya mo mas gusto minamahal eh. Kaya lalo mong minamahal kasi ang hirap. At pag nakuha mo ang sarap, di ba? Pag na very good. Pag na very good ka. Hindi ka nga bini-very good eh. Basta pag nag-good take na umalis na siya, okay next, okay na yan. Yes. Pwede na sa akin yun. Achievement at yan lang, may ganun. So, yun nga kasi kaya nagka-clash na rin. Dahil iba na nga eh. Dahil nga ilan na rin yung pinagsamahan namin. So, iba na yung gusto niya makita. Ay, mahirap ibigay, pero kailangan mong ibigay. DJ, ano reaction mo sinabi niya, ikaw na yung John Lloyd ang buhay niya? Hindi naman. Iba pa rin si Idan. Oo, oh, naman mahal yun. Mahal na mahal namin si Idan. Okay. De, ano lang? Pangalawa lang. Pinupunan ko lang ang ano ni Idan dahil wala pa siya sa ngayon. Ikaw muna. Oh, thank you. Kaya ano muna kay Direk ulit? So, Direk, pang ilan na to? Ilan pa ang gagawin mo? Bali... After this po, tatlo. Ah, may tatlo pa. Ito pala after... yung last 7 movies. After nito po yung kay Sharon, Richard, and Catherine. Yeah. And then down, after that, yun yung ano down to last two. That yung isa, pinapangako ko for Piolo. Yung isa ang hindi ko talaga alam. Ah, wala pa yun? Of course, I'm hoping I do it with my John, with John Lloyd. But I don't know if he's coming, if he's ready. But of course, sana si Idan. Kaya mo kaya siya ma-convince na mag-comeback din eh? Oo, wag ngayon. Ma-try natin next year. Okay, thank you. Doon ako kay DJ at kay Kat. Oo, so... Eh, parang ano na, ang seryoso na ng usapan ngayon. Ibang-iba na, pati si DJ ang ano na, ang seryoso na ng sagot. Ang, actually, we love your answers. May laman na talaga. Hindi na yung ano lang na before na pampatang pa-cute na ano. Nasagot. Oo, pero, ano yung, meron pa ba kayong, may ginawa pa kayo, kasi importante pa rin yung kilig ha, sa mga ganitong pelikula. Meron pa kayong eksena ginawa dito, DJ at Kat, na yung kinilig pa rin kayo. Meron pa rin kayo naramdaman na parang, meron pa rin kayong hinuhugot na something na kayo mismo kinikilig. May ganun ba? Or puro bigat na lang ba ito? Yun na nga. Isa rin yan na nahihirapan na kaming iba to. Di ba? Dahil sa dami naming nagawa ni Catherine. Kahit yan nahihirapang itrabahuhin ni Delicati. Siyempre, yun na rin ang isang ano pa ng isang mahaba rin na relasyon. Di ba? Ang hirap na rin. Siyempre, iba yung kilig ng bago kayo, tsaka sa ngayon. Normal yun, di ba? And paano pinapalabas? I mean, doon na siguro gumagana yung magre-reminisce ka na ng mga panahon nyo. Yung talagang kinikilig pa ako ng panahon na. Well, kinikilig pa rin naman ako kay Catherine ngayon. Pero siyempre, hindi na yung sobrang... Di ko alam, hindi na naman pinapakilig yan dyan ni Catherine. Yan, yun yung mga trinabaho namin. Di ko alam, kinutake ni Reg D. Mukhang okay yun. And may mga kasi may mga bagay naman na hindi namin nasasabi sa totoong buhay na kung paano magpakilig. So mayroon pa rin, may pinch yun, siyempre. And nakakilig na kaming dalawa sa Amsterdam. Kahit kaming dalawa na nandun kaming dalawa,
Di ba? Yung feeling pa lang nung na nakarating tayong dalawa dito and may camera, so bakit din natin ilabas na yung pakiramdam natin. First time nyo doon, DJ? Yes, it's her. Ah, hindi. Si Catherine, second time niya. First time niya akong kasama doon. Yeah. Oh, wow. Sweet nga. Ay, ikaw, ano? Do you agree na medyo may effort na kayo magpapilig ngayon? Opo. Lalo minsan yung mga sa scene yung kailangan yung pag nagkatahinan kayo or ganyan. Ewan ko, mahirap akong pakiligin talaga. Kaya si Direk Kathy din tinutulungan kapag nahihirapan kong hingin yun. So, hindi yung nawala yung kilig or mahirap pakiligin. Ibig sabihin nawala na yung love ko kay DJ Noel. Feeling ko lang kasi ang tagal na nga. So, parang nagiging normal na sana na yung iba pala. Special pala yun. Parang kayo normal sa akin. So, yung reaction ko, hindi yung parang first time na yung gano'n yung mga si... Dati, siyempre, isa ka nalang ang daling ilabas ng nararamdaman. Pero ngayon, since sasanay ako, lalo napaka-sweet ni DJ, parang siyang naging ano sa akin, normal in a good way ha, kasi gabi niya ako yung baby. So, siguro nakatulong si Direk Kathy, dun pumasok si Direk Kathy, sa mga sina, ganyan, pa sabi niya, wala siyang maramdaman. So, parang, yung mga style siya, paano gagawin yun? Oo, kita mo na ko ba? Ano? Like what? May feather siya, bigla na lang igaganyan sa tenga. Nyari, pag bigla so, may pagilap mo yung kiliti mo. So, kailangan na daka lang. Sa kung ano sasabihin niya, di mo makuha. Uy, trade secret yung... Seryoso yung pa-feather. Yeah. Seryoso yun? Yung stem ng halaman mga halaman mo. Kasi may ganun siya. And nakukuha niya yung mga reaction na dapat niya. Yung genuine reaction. Yes. Genuine ba yun? So may props na ginagamit para mag-ano, pamilipin? May ibang ganun. And I think yun yung beauty and yung ganda ng filmmaking, di ba? Hindi niyo alam yun, pero may ganun. May ganun na. Oh, a movie magic. Ano pa, Kat? Hindi ka pa tapos? Music din. Bigla siya magpa-play ng something na... kung sad, sobrang kilig. Yung bagay sa set, ang galing ng Mark to music. Na parang makakagulang sa emotions. Ang magaling direct eh. Yung music na hindi mo alam kung masaya siya o malungkot. Pero pag ginamit mo sa eksena na yun, mararamdaman mo siya. May playlist. May ganun tono. Hindi yung kunyari ang lungkot na eksena o patugtog ka ng senti dyan. Hindi ganun. Hindi ganun ang music na ibibigay niya sa'yo. Music yung makukuha, may emosyon na dapat mo makukuha. Dala niya yung music na yan, may pa-playlist talaga siya doon. Yes, may speakers si Direk Parada. Siya? Naka-premium sa Spotify. Yes, naka-premium siya. Yes, sa Spotify. Can't hear you si ano, Tita Ethel. Kaya ka na yung huli mo, ay yung first mong nag-Amsterdam na hindi mo kasama si DJ. Anong ginawa mo doon? 18th birthday ko ba? Family. Parang nag-tour. Pero yung Amsterdam naman doon parang ilang days lang. Parang from Amsterdam to Paris po noon. So hindi ko din siya talaga naikot. Tapos itong second punta ko sa Amsterdam, doon ko siya sobrang na-appreciate. Kasi yung mga pinuntahan namin, hindi siya yung mga tourist spot din na usual mong pinupuntahan. And gusto talaga namin, hopefully, for DJ's next birthday, sana makabalik kami. Kasi ang ganda, sobrang... Ah, doon talaga rin. Opo. Hindi siya masyado sigurong na-appreciate kasi usually pag sa Europe, pagpunta ka sa Paris, yung mga... Oo. Pero... Hindi, masyado nang overrated na yung mga Paris. Oh, iba rin ang ganda. Mas malupit tong Amsterdam na to. Well, it depends sa character ng yung pagkatao. Saan yung favorite Amsterdam ano mo, spot? Yung sa minapuntahan na pinagusto mo, DJ? Ako? Sa... What? Kanal. Ano nga yung kanal? Ang kanal. Sa kanal. Doon sa kanal. Kanal. Oh, Jordan. Kanal. 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 Jordan. Yun, sa Jordan. Yan yung gusto ko. Ano yun, Vincent? Ay, gusto ko yung mga area na nakikita may tubig, tapos yung apartment, sa harap mo may mga tables. So, tubig lang pala. Habang mo makita din siya. Kita ka sa amin sa Malabon. Ikaw ka. Ano yung favorite place? Siguro pumunta kami sa isang farm. Tapos, maganda doon kasi doon sa farm na location na pinuntahan namin, may mga bahay, tapos may horse sila. Tapos, yung sa bahay, yung mga may-ara, makita mo kung gaano kasimple yung buhay nila. Sila din yung nag-aalaga ng mga plants nila, ng flowers nila. Tapos makita mo, yeah, may flower farm talaga na sinabi nila, yung best season to go there nga, yeah, because of that. Kasi may eksena kami sa isang lugar na yun. Pati ni-edit kayo ni Direk. Kasi baka mabawal kayo. April daw. Ano yun? Basta meron kami nakailin. Yun nga, isa kami eksena sa isang farm na. Isa rin yun sa hindi ko makakalimutan sa Amsterdam. And bakit DJ? Ba't hindi mo siya makakalimutan? Isang movie making. Upabot kami doon sa...
I mean, umabot kami dun sa mga tao na to na nakatira pa sa isang oras galing sa Amsterdam. Sa isang farm with his family na makikilala namin. And napakabait ng mga tao. I mean, nakana ko yung buhay nila talagang normal. Talagang farm people, yes. Tatanim sila ng flowers yung ginagawa niya buong buhay niya. And meeting them because of the film sa ginagawa namin sa profession. Kasi we also avoided, ano, pag nag-out of the country kasi hindi ako mahilig sa tourist spots. I really avoid going there kasi parang hindi naman ako nag-film to show the tourist spots. So naghanap lang kami ng sana very Amsterdamish looking lang. So even the houses na ganyan, at isa yon. Kaya nakamit kami ng family, very local. Tapos yung flowers niya, ipinangalan pa niya. Kasi nagbe-breed ng flowers. Nagagawa siya ng iba-ibang kulay. Ang pangalan, yung pangalan ng mga anak niya. Wow! Saan area yan? Direct sa area yan sa ano? Tanihalan. Oh, yun nga yun. Oo. Guys, hindi ko. Layo? Ang hirap eh. So, isa siyang tulip farm. Actually, yun lang ang dahilan ba't ako hindi titira doon. Ang hirap ko salita eh. Ah, okay. Yeah. So, tulip farm yun. DJ. Ayun. Tulip farm ba siya, Reggie? Yes, yes. Yes. Flower farm talaga siya. Oo. Last question pa na, bilang The House of Us naman yung title ng movie nyo. Sa 6 years na yun na you've been together as a love team, how long na doon ang officially kayo together? Silence! Kaya mo yan, DJ? Hindi. Officially. 6 years na matali ka to ba? Together. Yes. Sila na tanong, alam. Time is up. And sorry, hindi ko na sagot. Nagkukwenta pa sila. Wait, tayo natin. 27 years. Nagpas pa sa edad mo. Hindi nga, DJ, officially, together, how long na kayo dun sa 6 years na yun? Together, basta more than 5 years na. Okay na. Thank you very much. Okay, wow. Okay. Thank you. With that last question, we'd like to hear from... Okay, Juan Miguel, would you like to thank them for coming today and invite them to support The House of Us. Next week na tayo. Hello, thank you guys for coming. Sorry, spoken word okay. Poet. As a poet, The House of Us po showing na po sa August 29. Sana po panawarin ninyo at halina't magmahal, piliin natin ng pagmamahal sa October, sa August 29. Thank you po. Thank you, Juan Miguel. Alvin! Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat. August 29 po, Cinemas Nationwide. Sabay-sabay po nating alamin kung paano magmahal at paano mag-hindi magmahal. Alabo ko. Di ba yun yun, diba? Tinatang ko yun, it's the journey. Alright. Thank you. Oo nga po, August 29, malalaman niyo po ang journey ni George at Primo. Abangan niyo po yan. Thank you, Kier. Three. August 29, thank you for coming, everybody. And August 29, learn that love is a decision always. Serioso. Thank you. And of course, Darren, in this introductory role. Yes, po, The House of Us, August 29 na po. Of course, starring Catherine Bernardin, Daniel Padilla, directed by director Cathy Garcia Molina. And of course, matututunan niyo po kung paano sumalba ng isang relationship. Oh. So, ayun. Thank you. And of course, Cathy Garcia Molina. Sorry po. Ay, na-migraine na ako. Sorry ho, aka. Baka akala nyo ang ano ko, naka-shades ako. Ano po, ma... Nahawa na siya sa akin. Oo, yung ilaw po nagtitrigger ng migraine sa akin. Ano nga ba? Ano na ba to? Maraming salamat po, as always. And as always, I am very happy to see familiar faces. Kasi po talaga ako ay syunga-syunga sa pangalan, but the faces I remember, and the more I see you pag press con, the more ako nagiging comfortable. Kaya walang hiya na ako kung ano na nasasabi ko kaya sa live nakaka bleep. But really, it really makes me comfortable, and para ko na lang talaga kayong kakwentuhan, and yun lang, masama, nagiging super honest na napapahamak na po ang mga tao. Pero maraming salamat po. Kami rin naman po ay laging gusto lang magkwento sa inyo ng tungkol sa buhay, tungkol sa pagmamahal. Itong kwentong to, ito po talaga ay ginawa
ako, galing po sa akin from personal vision ko, na sana makahanap tayo ng dahilan to stay in our relationship. Huwag iwan. If there are many reasons to leave a relationship, we hope to find one to stay. Before si thank you direct before si Katrina, I'd like to acknowledge our producer John Leo Garcia and the and of course our writer Miss Carmi Raymundo. Ang dami mo dapat sinagot dito ha, maraming talong ha. Thank you Miss Carmi, thank you John Leo and of course Katniel. Yeah. Yun po, maraming salamat po ulit sa inyong mga oras at sana ho nasagot namin ng tama inyong mga tanong. The best ka to day beach, kayo ni Kat. Thank you. August 29, The House of Us. Abangan nyo na. Yay, Kat! Yes, sa mga press po na pumunta ngayon, thank you so much. Salamat sa mga beautiful questions na tanong, ganda ng conversation. And thank you sa mga gagandang sagot, DJ Kat and everyone. And yan, sana ito, tulungan niyo po kami, sana bigyan niyo ng chance ng pelikula namin, napakaganda ng storya. The House of Us, August 29. Yun, salamat po, salamat.